Maraming mga methods, perspectives, theories, approaches ang ginagamit ng mga sociologists and anthropologists at mga social anthropologists, mga social scientists sa kanilang pag-aaral ng culture and society. In this lesson, we will discuss 5 of the perspectives or approaches in the study of culture and society, and they are the following: symbolic interactionism, functionalism, conflict theory, dramaturgical perspective, and ethnomethodology. Symbolic interactionism is a theoretical perspective that examines the way participants in the socialization choose and agree on the meaning of symbols. This perspective holds that humans are symbol manipulating and are capable of creative behavior. Na kung naalala ninyo yung discussion natin sa characteristics of cultures, isa sa mga characteristics ng culture ay ito ay symbolic. Diba? Culture is symbolic. Meron tayong language, meron tayong writing system, and through language and writing system, yung mga symbols na yan, mas madali nating na tututunan, natatransmit, or na ipapasa yung culture. So, paano tayo nagkakaroon ng shared understanding sa mga symbols na to ay depende sa kung paano yung isang participant, di ba, or yung isang individual na member ng society ay na-experience yung isang particular na symbol. Symbolic interactionism is how your experiences add subjective meanings to symbol and letters. For example, the word dog, D-O-G, is just a series of letters. D-O-G lang yan. Through your interactions with the letters D-O-G, you see this as a furry, four-legged animal or canine. Diba? Na pag nakita mo yung D-O-G, symbols yung mga yon, yung mga letters na D-O-G, diba? Na iisip mo, dog. It's a four-legged animal na mabalahibo. But it doesn't just stop there. Depending on your experiences with dogs, this arrangement of letters could hold negative or positive meanings. For example, if you were beaten by a dog as a child, then the letters D-O-G or dog could make you afraid. Pag nakita mo yung sign na dog or yung symbol for dog, matatakot ka kasi yung experience mo with a dog ay negative, no? Kasi nung bata ka, lagi kang hinahabol siguro ng aso, kinagat ka ng aso, no? However, if a dog was your best friend growing up, then dog, D-O-G, no? Those symbols, those letters, might hold a positive connotation. While everyone knows what the letters D-O-G or dog means, a canine animal, the meaning word holds for you is subjective. Iba-iba yung kahulugan, kabuluhan ng mga symbols sa iba't ibang grupo ng tao depende sa experience nila doon sa symbol na yun. Okay? Or doon sa isang event or sa phenomenon or isang object. Therefore, your interactions color the symbolic meanings assigned to words, objects, thoughts, events, and people. Another example of symbolic interactionism, itong nakikita ninyo, may stick figures dito. Alam natin na kapag itong nasa kaliwa, no, pag nakakita tayo ng ganyang symbol, alam natin woman, diba? Pag ganito naman, man. Diba? Bakit pare-parehas yung interpretations natin sa mga symbols na ito? Kasi yung interaction natin, no, sa gender or sa sexes, sorry, sa sex, ay kapag ka babae, diba, nagsusuot ng dress. Kaya alam natin na yung interpretation o yung meaning ng symbol na to ay pang babae, because in our experience with our interactions, no, with women, sila yung nagsusuot ng dress, unlike itong symbol for man. Another example, yung rainbow.
Society's meanings behind symbols can change and morph with time. Pwedeng magbago na yung interpretation o yung meaning ng symbols ng isang grupo ng mga tao sa mga symbols. One example of this is the meaning of a rainbow. The rainbow has been seen as a Christian symbol. Ibig sabihin yan sa Christians, diba? Ibig sabihin yan, hope. Diba? It's a symbol of hope para sa mga Christians. Diba? However, now, rainbow is mostly associated with the LGBT community. Diba? Kapag nakita tayo ng rainbow flag or ng rainbow, associated na siya or it is symbolic, no? Or it represents the LGBT community. So, nagbago yung meaning ng rainbow, kung paano ito binibigyan ng meaning ng mga grupo ng tao, depende sa experience nila doon sa rainbow. Okay, so ngayon, mas madalas natin nakikita, mas madalas natin na-experience yung rainbow at na ginagamit ito ng LGBT community. So, yung interpretation natin, yung meaning ng rainbow sa atin sa ngayon, madalas ay for the LGBT. So, yun yung sinasabi ng symbolic interactionism. No? Tinitignan nito kung paano natin na ma-manipulate, no, yung symbols, paano natin siya ginagamit, paano natin ini-interpret at binibigyang meaning or kabuluhan, kahulugan yung mga symbols sa society based on our subjective experiences. So yun yung tinitignan, no, symbolic interactionism. Another theory or approach in the study of culture and society is functionalism. Functionalism presupposes that every aspect of society is interdependent and contributes to the total functioning of society. Itong mga aspects of society nito, ito yung mga social institutions tulad ng government, school, family, and they are seen as significant social institutions which proper functioning would make life in the society meaningful and productive. So here are the social institutions, no, sa lipunan. May government, economy, education, family, media, religion, and each aspect of society according to the functionalist theory depends on each other and each contributes to the overall stability and functioning of that society. So dapat itong mga social institutions na to, no, they function and they contribute to the overall stability and sustainability and functioning of that society. So for example, yung family, dito tayo yung primary socialization, 'di ba? Dun sa discussion natin ng culture is learned, sabi ko sa inyo, sa family natin unang natututunan yung culture. So yung enculturation, dito siya nangyayari sa family, yung primary socialization sa family din ng unang nangyayari. Yung education, meron tong function sa society bilang isang institution. Ito yung naghuhubog sa mga individual para i-prepare sila, no, sa real world. Yung government, to maintain social order. Diba? May law na ini-implement yung government para hindi chaotic, para hindi disorganized, no, yung society. Yung religion, it also plays an important role in the society. No, ito yung source natin ng belief system, ng belongingness. Diba? So sinasabi ng functionalist theory na bawat social institution sa lipunan, meron silang function at yung pag-function nila contributes to the stability, overall stability of the society and functioning of the society. Pag may isang social institution na hindi nagfa-function ng maayos, it may result to social disorder. So, ayan yung tinitignan ng functionalism bilang isang approach or lapit, no, sa pag-aaral ng culture and society. Okay, tinitignan, no, yung iba't ibang mga institution at ano yung mga functions nito at paano na-maintain yung social order, paano nakakapag-contribute tong mga institutions na ito sa overall stability and functioning of a society. Another approach or theory in the study of culture and society is conflict theory. Ito yung
main critique ng functionalism na diniscuss natin kanina. Conflict is another theoretical perspective which originated primarily out of Karl Marx's writings on class struggles. It presents society in a different light than do the functionalists and symbolic interactionist perspectives. Conflict theorists note that unequal groups usually have conflicting values and agenda, causing them to compete against one another. This constant competition between groups forms the basis for the ever-changing nature of society. Sinasabi ng conflict theory na yung conflict, hindi ito maiiwasan sa society kasi nga merong inequality na nag-exist. Okay? Itong may unequal groups, no, and they have conflicting values and agendas. May halimbawa yung class struggle ni Karl Marx, no, sa pagitan ng bourgeoisie and proletariat na sa ngayon ay yung mayayaman at mahihirap. No, iba yung values and agenda ng mga mayayaman at mahihirap. So may conflict, no, between these two groups, unequal groups between the rich and the poor. Okay. Conflict theory is based on the thought that groups always compete for limited resources and control, resulting in inequalities in those groups and their associated professions. Conflict occurs when unequal amounts of resources and power exist. May inequality, no, sa resources at sa power. The people with more power and resources try to maintain them and may even do so by repressing those with less power and fewer resources. Halimbawa, okay, yung class struggle, diba, na kanina, no, between the rich and the poor. Mas powerful yung rich economically, sila yung mas may control ng resources, no, sila yung mas may access sa mas maraming resources compared sa poor, diba? So may conflict, no, may struggle, may competition between the rich and the poor kasi nga may inequality na nag-exist sa society. Dito naman power struggle, no, between genders, between women and men. Dahil patriarchal yung society, mas privileged, no, mas favorable ito sa mga kalalakihan, mas powerful sila, no, sila yung nagdo-dominate, no, ng society, sila yung may hawak ng power kasi nga patriarchal yung society. Pero yung feminist theory at yung feminist movement, no, nagmula din yan sa conflict theory, yung feminism, yung paglaban ng karapatan ng mga kababaihan sa equal opportunities na nare-receive ng mga kalalakihan. Kaya may feminism. So may struggle, may competition between women and men when it comes to power. Kasi nga may mga feminists, they fight for equal rights and opportunities na natatanggap ng mga kalalakihan sa society dahil historically, patriarchal yung lipunan. So, sabi nga kanina, conflict, iba yung pagtingin ng conflict theory kumpara sa functionalist and symbolic interactionist. So, compare lang muna natin yung functionalism sa conflict theory. Functionalism is a theory that states all aspects of society serve a function and are necessary for the survival of that society. However, conflict theory states that there is a perpetual class conflict in the society due to the unequal distribution of resources. So dito nakikita niyo yung main difference sa functionalism, tinitignan yung harmonious relationships ng mga society sa social institutions at kung paano sila nagfa-function in order to maintain, no, social order and contribute to the overall stability of society. However, conflict theory focuses on conflict, no, yung unequal distribution of power and resources, kung ba't nagkakaroon ng conflict. Functionalism states that all elements of the society are interdependent, they depend on each other, and they serve a function for the overall stability of the society. While conflict theory focuses on the concept of social inequality in the division of resources, and therefore the conflicts that exist between classes or gender, which will eventually trigger
social change. Ayaw ng functionalist sa social change kasi usually social change happens through revolution. Diba? So yung feminist movement, for example, isang example yan ng ano, ng social movement that resulted to social change. Diba? Kasi yung mga kababaihan, they realize na patriarchal yung society, dominated by men, they don't receive the equal power, the equal rights, and privileges, and opportunities na natatamasan ng mga kalalakihan. So nagkaroon ng feminist movement, which resulted to social change. Diba? Because of the conflict between the two genders. Sa mahihirap at saka mayayaman, diba? Yung capitalism, for example, na yung gap between the rich and the poor mas lumalawak. Mas yung mayaman ng mayayaman, mas naghihirap yung mga mahihirap in a capitalist system. Yung working class, mas naghihirap sila. Yung capitalist class, yung mayaman lang sila ng yung mayaman. Pero yung napapagod, yung na-abuse, na-exploit, yung manggagawa. Kaya nagkaroon ng communism, no? Because of the conflict or the class struggle between the working class and the capitalist or the bourgeoisie and the proletariat. So may unequal, no, na distribution of resources. Yung kapitalista, sila yung mas may access sa mas marami na resources, pero kokoonti sila. Samantalang yung mga mahihirap, yung mga manggagawa, yung proletariat, sila yung marami, pero kokoonti lang yung resources na pinaghahatian nila. Sinasaluhan pa sila, hinahatian pa sila ng mga ganid, no, na kapitalista. So that's the main difference between functionalism and conflict theory, and those are approaches or theories, no, that we use in understanding society and culture. So to compare the three naman, yung symbolic interactionism, yung level of analysis nito micro-level lang. Micro-level kasi mas tinitignan kung paano yung isang individual ay nag-i-interpret or nagbibigay ng meanings sa symbols base sa kanyang experience or interaction doon sa isang phenomenon. Okay? So, katulad yung sa aso, diba? Iba-iba yung meaning or interpretation natin sa aso, depende kung paano nat or sa dun sa dog na dog, depende sa interaction natin with a dog or experience natin with a dog. Samantala, yung functionalism at saka yung conflict theory, yung level of analysis nito macro level, malawakan yung scope, no, ng analysis. Halimbawa, yung functionalism, tinitignan yung mga social institutions, paano ito nagfa-function at paano ito nagko-contribute sa overall stability ng society. Yung conflict theory naman, tinitignan yung competition dun sa scarce or limited na resources sa pagitan ng mga mahihirap at ng mga mayayaman. At kung paano yung mga elite, yung mayayaman, they control the poor and the weak. So, macro level yung analysis ng functionalism and conflict theory kasi mas malawak yung tinitignan nito na scope, no, yung social institutions at yung class struggle. Unlike yung symbolic interactionism, micro level yung analysis nito kasi ang tinitignan ay yung individual at kung paano yung isang individual ay may subjective interpretation of symbols based on his or her experience. So, pang-apat, dramaturgical perspective. Dramaturgical perspective is an interactionist perspective that analyzes human behavior in much the same way that a person would analyze the presentation of a play to the audience. Lahat naman tayo dito nakapanood na ng dulaan, o kaya ng theater, 'di ba? At alam natin sa theater, may backstage tsaka may front stage. So, yun yung sinasabi ng dramaturgical theory. Yung isang individual, iba yung kanyang presentation of him or herself, diba? At yung interaction niya sa mga tao in a public space kumpara kapag ka siya ay nasa backstage or nasa private space. So, yung dramaturgy or dramaturgical perspective divides human life into front stage and backstage activity. Iba yung social interaction natin, iba yung pag-present natin sa sarili natin at pakikisalamuhan natin sa mga tao pag tayo ay nasa front stage. Ito yung public life natin.
iba din naman ito kapag tayo ay nasa backstage or kapag yung sa private life natin. The front stage is where you live out your normal public life. Working at your job, going to dinner, and aspects of social life. The backstage or off stage is the private area where you can be your true self without managing others' impressions or expectations. The backstage is where you practice your future performances on the front stage for all to see and work to refine others' perception of you. For example, ako bilang instructor or ang isang professor, yung front stage niya, this is how he presents himself. Diba, naka-formal na suot, formal yung language, yung behavior kapag nagtuturo siya. Diba? As isang example yan, no? Isa classroom, ba? A professor gives a lecture to students, okay? At nagbibigay siya doon ng dramaturgical performance sa kanyang front stage. So yun yung front stage ng isang individual na ang profession ay pagtuturo. They will likely present themselves in professional attire, katulad ng nakikita nyo kay professor, to give the appearance of a qualified, trustworthy individual. Na sila yung pagkakatiwala, itsura niya nila, di ba? At the way they speak, pagkakatiwalaan mo sila sa mga sinasabi nila, no? That they are professionals. The professor creates their lesson plan. Kami, di ba? Nag-gawa kami lesson plan. We prepare our lectures when we are at the backstage, diba? So sa backstage, syempre ito yung private life namin, diba? Iba yung behavior namin dito, no? Ito yung this is where we can be our true selves. So when we prepare our lectures, diba? Kahit nakapajama lang kami, nagbabasa para sa lesson na i-discuss, diba? Sa bahay. Ayan yung aming backstage. At yung mga ginagawa namin sa backstage ay preparation siya para sa aming dramaturgical performance sa front stage, which is yung aming pagtuturo. Okay. So, yan yung tinitignan ng dramaturgical perspective, no? Kung paano yung isang individual ay iba yung kanyang presentation in front stage, iba din yung kanyang behavior backstage. And lastly, ethnomethodology. Ethnomethodology is a socio-cultural perspective which emphasizes the process of interaction that uses interpersonal techniques to create situational impressions and the importance of perceptions of consensus among actors. It focuses on how the process of social interactions produces social order. Sinasabi ng ethnomethodology na yung social interaction natin, pakikipagsalamuhan natin sa iba't ibang social groups or grupo ng mga tao, nagpo-produce siya ng isang structure kung saan nagkakaroon ng social order. Diba? Yung behaviors, yung patterns of behaviors na meron tayo sa iba't ibang mga social institutions or social groups. Halimbawa, iba yung social order o yung rules of behavior na meron sa family kumpara kapag ikaw ay with your friends. Iba yung rules of behavior, iba yung social order, no, na meron. Okay. Imagine, ba isang experiment na pwede mong gawin sa ethnomethodology ay ikaw, kung paano ka mag-act with your friends, gawin mo siya sa family mo. Ba? Magagalit yung mga family members mo kapag ka tinrato mo sila or nagbehave ka the way you behave with your friends. Kasi within the family, diba, nagkaroon ng patterns of behavior through our social interaction na nagme-maintain ng social order within the family, within the social group. Na dapat magalang tayo sa pakikipag-usap, informal yung mga words natin, yes. Pero magalang kapag matatanda yung mga kausap natin compared kapag ka we are with friends or kapag ikaw ay nasa trabaho or kausap mo yung teacher mo. Ba, iba yung language, iba yung behavior mo sa iba't ibang social groups. Kasi nga, yung iba-iba yung social interactions at yung behaviors, no,
mo sa iba't ibang mga social institution. So, yung patterns of behaviors, yung social proseso ng social interactions natin sa iba't ibang social groups that produces social order at iba-ibang social groups, iba-iba yung rules of behavior, yung social order na meron. In our next discussion, in the next video, we will proceed to Lesson 3 of Module 2, Aspects of Culture.